Magsitayo na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y narito bilang mga alagad ni Kristo. Hilingin natin na tayo'y makasunod sa Kanya ng buong puso sa salita at sa gawa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na umahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip, at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon,
kung ang tao'y marunong masihan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat tayong masihan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangarin. Magtutulak sa kanila sa kapamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi. May mga nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kaluubang. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman niya'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kahit ng sino man ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusoob na papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo na po ang lahat.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena. Mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang makasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng ating mahal na poon, kaya tayong lahat ay naririto. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong pong Martes ay ipinagdiwang ko po ang aking 25 taon bilang pari. At bahagi ng aking pagninilay ay hango sa gagawin nating tema para sa nalalapit na kapastahan na Nazareno 2024. Ang ating tema sa nalalapit na kapistahan ay ibig po naming makita si Jesus. Ito'y hango sa Ebanghelyo ni San Juan na may mga taong lumapit sa mga apostol na ganun ang pakiusap. Ibig naming makita si Jesus. At sinabi ko po sa pagninilay at pasasalamat na ngayon mas naunawaan ko na po kung bakit ako dinala ng Diyos dito sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dilingid sa inyong kaalaman na isang taon pa lang po ako dito sa Quiapo. At inamin ko po na ni sa guni-guni, hindi ko naisip na mapupunta ako dito sa Quiapo. Sapagkat una sa lahat, alam ko pong hindi ako karapat-dapat. Ngunit niloob ng Panginoon sa pamamagitan ni Cardinal Advincula na ako ay dalhin dito. Marami po kong dinahilan para wag akong mapunta dito. Marami akong tanong at pagkatakot. Ngunit kalooban ng Diyos ang dapat maganap. At gaya nga ng sabi ko, matapos ng isang taon, mas naunawaan ko po. Sapagkat dito sa ating banal na dambana, marami ang nakatagpo kay Jesus Nazareno. Marami ang naghahanap kay Jesus Nazareno. Kaya nga tayo punong-puno ngayon, lalo na tuwing Biyernes at Linggo, sapagkat gusto natin siyang makita. Gusto nating matagpuan
matanggap ang kanyang pagpapala, ang kanyang paggabay. Kaya nga kayo naririto, natitiyak ko, hinahanap niyo siya at nagdarasal tayo sa kanya at umaasa tayo na ipagkakaloob niya ang ating hinihiling. Ang mga naniniwala na ipagkakaloob ni Jesus sa Sareno, ang kanilang hinihiling at ibibigay sa kanila ang pinakamainam para sa kanila, parinig niyo kay Jesus sa Sareno ang inyong masigabong palakpakan. O, kita niyo, ang daming humihiling, ang daming nagdarasal. Kaya nga sabi ko, ngayon naunawaan ko na bakit ako nandito sa Quiapo. Sapagkat bilang pari, narito ako kapag kasama kayo upang lalo kong makita si Jesus. Sapagkat sa inyo pong marubdob na debosyon, hindi kayo namimili ng panahon, umulan man o umaraw, busy man kayo o hindi, marami man kayong problema sa buhay at pangailangan, narito kayo, nagpupunta kayo, di alintana ang lahat. Kaya't kapag nakikita ko po ang inyong debosyon, ang inyong katapatan, ang inyong consistency na laging nagpupunta, nakikita ko po si Jesus sa inyo. Sana makita mo si Jesus sa katabi mo. Nakikita mo si Jesus sa kanya dahil nakikita mo rin ang kanyang matibay na pananalig. Ang katapatan. Nandito po ako sa Quiapo para lalong makita si Jesus. At bilang pari, narito po ako sa Quiapo para lalong dapat ipakita si Jesus. At yun po ang aking dasal nung Martes, na sa salita at gawa, sa lahat man sa aking buhay, ay maipakita ko sa inyo si Jesus sa Sareno. Sa ganitong diwa din natin mas mauunawaan ang mga tauhan sa Ebanghelyo ngayon. Narinig natin na naglilibot si Jesus Nazareno sa mga bayan at nayon. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Kasama niya ang mga taong tinulungan niya at pinaghimalaan niya. Kasama sa misyon ni Jesus Nazareno ang mga nakatagpo sa kanya. At yun po mga kapatid, ang nais kong bigyang diin ngayon. Opo, lahat tayo dito, hinahanap natin si Jesus. Gusto natin makita si Jesus. At naniniwala din ako, kaya nga dito sa Quiapo ang ating dasal, walang hanggang pasasalamat. Sapagkat naniniwala ako, kanina tinanong ko kung sino yung mga humihiling at naniniwalang ibibigay ang kanilang inihiling. Pero naniniwala din ako, maraming mga debotong nandito, kaya kayo nandito ngayon, nagpapasalamat kayo. Sapagkat natagpuan ninyo na, natanggap nyo na ang biyaya galing kay Jesus Nazareno. Kaya pabalik-balik din kayo, hindi dahil may hinihiling lang kayo. Pabalik-balik kayo dahil nagpapasalamat kayo. Sapagkat nakita nyo na si Jesus Nazareno. O ngayon naman, parinig natin kay Jesus Nazareno, sino dito yung mga nagpapasalamat sa kanya, pumalakpak din ng malakas. O,
O ayan, mahirap i-judge ano yung mas malakas ang palakpak, yung humihiling o yung nagpapasalamat. Pero mga kapatid, hindi sapat ang magpasalamat lang kay Jesus Nazareno. Sabi nga sa Ebanghelyo, yung mga tinulungan niya katulad ni Maria Magdalena, ni Juana, at ni Susana at marami pang iba, nung nakita nila si Jesus Nazareno, nung pinagpala sila ni Jesus Nazareno, sumama sila sa kanya. Nakiisa siya sila, nakibahagi sa kanyang misyon. Kaya mga kapatid, hindi nagtatapos sa pasasalamat ang paglalakbay ng isang taong nakakita kay Jesus. Ngayon naman, kayo ang tinatawag ipakita si Jesus sa iba pang tao. Kaya nga sumama sila sa misyon ni Jesus Nazareno. Magpagaling, tumulong, mangaral ng mabuting balita, magpalayas ng mga demonyo, nakibahagi sila sa misyon. Kaya mga kapatid, kung tunay tayo nagpapasalamat kay Jesus Nazareno, hindi nagtatapos sa simbahang ito ang pasasalamat. Paglabas natin, tayo rin nakikibahagi sa misyon. Pwede tayo makibahagi sa personal nating antas. Tumulong ka sa mahirap. Sa social media mo, magpalaganap ka ng katotohanan at kabutihan. Pag nagte-text ka, ano bang tine-text mo? Panay mga jokes? Baka nga mga green jokes pa yan. Kung talaga nagpasalamat ka sa kanya, ang i-text mo sa mga kaibigan mo, mabuting balita. Aral ng Diyos. Sa personal mong antas, pwede kang makibahagi sa misyon ni Jesus. At kung mas tingin mo, tinatawag ka pa niya, sumali ka. Sumali ka po sa mga naglilingkod sa simbahan. Sumali kayo. Marami tayong mga madre at pari na may misyon. Nagkakatekismo, tumutulong sa mga may sakit, dumadalaw sa mga bilanggo. Marami pong misyon ang simbahan. Hindi tayo mauubusan para makibahagi. Dahil kung tunay nating nakita si Jesus, dapat ipakita din natin si Jesus. Hindi pwedeng, ay, ang bait-bait ni Lord, pinayaman ako. Anong nangyari pagkatapos yumaman ka? Ay, nag-around the world po ako, Father. Pinalaki po yung bahay namin. Bumili ako ng maraming kalabaw sa probinsya. Nagpapasalamat ako kay Jesus Nazareno. Na-promote ako sa trabaho. Anong nangyari pagkatapos? Naging busy nga ako tuloy, Father eh. Dami ko tuloy oras sa trabaho. Hindi ko na tuloy magawa. Kahit makabalik, lagi sa Quiapo. Anong nangyari? Kaya tayo may pananampalataya, kaya tayo may biyaya, para lalo tayong makatugon sa misyon. Kaya nga nagbabala si San Pablo sa unang pagbasa. Sabi niya, baka naman nakikinabang ka lang sa pananampalataya. Baka naman ang pananampalataya mo hindi na tinutulungan kang lalong lumago sa iyong pagsunod sa Diyos. Kaya nga nagbabala siya, lalo na sa pera. Sabi niya, baka nagpapayaman ka na lang, nagnanasang yumaman sa anumang paraan, kaya nauhulog ka sa tukso at masasamang hangaring magtutulak sa kapahamakan. Sapagkat sa bandang huli, hindi na si Jesus ang nakita mo. Ang nakita mo pala, pera. Kaya nga nagbabala si San Pablo. Hindi ho masamang magdasal yumaman tayo.
Natitiyak ko marami sa atin nagdarasal magkasalapi. Nagdarasal guminhawa sa buhay. Nagdarasal umasenso ang inyong mga anak. Kasama yun sa dasal natin. Pero ingat tayo, kaya nga sabi ni San Pablo, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Baka naman ang ating pananampalataya, nagiging daan lang para tayo'y maghangad lang ng yaman. Hindi yan ang pakay natin. Tandaan natin, kaya tayo narito, hindi lang para gumaling, hindi para yumaman, hindi para umasenso at umangat. Narito tayo para matagpuan si Jesus. At kung ikaw naman ay pinalad, nasagot ang iyong dasal, huwag lang matapos sa pasasalamat, magtuloy sa misyon at pagsama kay Jesus. Katulad ng mga tao sa Ebanghelyo ngayon, matapos silang pagpalain ni Jesus, sila ngayon ang daluyan at tulay ng pananampalataya at pagpapala sa kanilang kapwa. Kaya't sa misang ito, ito ang ating pagdasal. Makita natin si Jesus at ipakita natin si Jesus. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami. Marami sa amin ang naghahanap sa iyo. Sa gitna ng aming kahirapan, karamdaman, mga kaguluhan sa bahay, sa negosyo, nalilito po kami. Ang iba sa amin may gagawing mahalagang desisyon sa buhay. Kaya po kami ngayon nandito, hinahanap namin kayo. Ang iba sa amin kaya narito, nagpapasalamat sa iyo. Nakita na namin ang iyong awa at biyaya. Salamat po, gumaling kami. Guminhawa ang buhay namin. Nalutas ang aming mga suliranin. Pinagkaloob niyo po ang aming hinihiling. Ngunit mahal na pong Jesus Nazareno, sa gitna ng karanasang ito, ipaalala niyo sa amin na sumama sa inyo sa misyon. Sumunod sa iyo, sa iyong pagpapalaganap ng mabuting balita, kabutihan at biyaya ng Diyos. Isugo po ninyo kami, lalo na sa aming pamilya. Isugo po ninyo kami, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Isugo po nyo kami, lalo na sa mga dapat gumalang at magmahal sa inyo. Ibig po namin kayong makita. Ibig po namin kayong ipakita. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Paspasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inahahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idologe pa nating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag ginawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lang. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido, pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria ina ng Diyos ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang mag-anak at sambayanan ng Diyos, sama-sama tayong tumawag at umawit sa ating Ama sa Langit.
hinami kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas, ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno.
Ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa Poong Jesus na sarili, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyo po mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa ng ating simbahan at sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Pagdasal po natin ngayon, yung mga apektado ng bagyo, ngayon yung mga kababayan natin sa Batangas na apektado rin ngayon, medyo nag-aalboroto ang Taal, at ang iba pang mga kapuspalad natin na sinisika po natin sa Quiapo na agad-agad pumunta sa kanila, tumulong sa kanila, ipakita sa kanila si Jesus. Sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin na magmalasakit
at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na deboto at alagad ni Jesus Nazareno hindi lang natatapos na matagpuan siya at matanggap ang kanyang biyaya. Ang tunay na deboto at alagad ipinapakita din si Jesus Nazareno sa kanyang kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang kanilang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.